So, good morning mga bae. It's me, Francis Candy, and welcome back to my channel. So, eto na bae, tara na. It's time to say bye-bye once again sa ating lovely home dito sa Istanbul. So, ito po yung aking mga naging sinampay kagabi. So, hi mga bae. Nandito na tayo ngayon sa bus. So, kanina, sinubukan ko maglakad. Pero, hindi kaya bae, sobrang lakas ng hangin. So, sabi ko, sige nga, itanong ko na lang sa taxi magkano ba. Eh, 20 lang naman. So, 200 yun. Sabi ko, sige, push ko na. So, medyo nabother pa ako, no? Kasi dalawa yung airport na nandito. Merong bago, merong luma. So, tinanong ko muna. So, kailan nakasakay na ako. Positive naman. Ito yung pupunta sa bagong airport, be. May kahirapan at di maiwasan. Mabuti pa kaya matulog ka na lang at baka sumakit ang tiyan. Andito na tayo ngayon sa airport. And sakto naman yung oras ng biyahe natin. Dumating tayo ng alas 5. As expected, 5 yung nasa plano. According to plan. So itong kasama ko dito. Sumusunod lang siya sa akin para hindi na siya magtanong. So, dito tayo sa domestic. Tada! Papunta tayo ng Nevshavir. So, in fairness be, natakot ako kasi dun sa luggage ko. Akala ko, over siya. Kasi feeling ko mabigat. Hindi naman siya umabot. So, tara na be, pasok na tayo sa dito, sa loob. So, Beg, ito ang nangyari. Dapat ang flight ko alas 7 pa. Pero, nagkaroon ng changes. Naging maaga, naging alas 6 na. O, parang naging sakto tuloy yung biyahe ko. Sana hindi tayo magkandaligaw-ligaw muna dito. So, bago tayo lumipad, Be, bili muna ako ng kape. Miss ko na mag-Starbucks. So, Be, masyado mabigat sa bag ko yung mga barya nila. Ang dami kong barya, oh. Sa mga sukli-sukli sa akin. So, ito na yung papambili ko dito. Bili muna ako ng kape. Gwapo ng ano nila, kasi at barista nila, nakakainis. Pag tumingin ka, akin ka, pwede ba na ako'y lingunin? Okay mga be, pagbilang na tayo ng mga gwapo, este ng pera. So, ilan ba to? Piso-piso, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O ang isang katulad mo ay di na dapat pang pagkawalan. Nakakahiya, be, bobo sa mat. Nagbayad ako, kulang pala ng 7. So sabi ko, ano, cents ba ang kailangan mo? Ay, buo pala, bobo sa mat. Alam mo yun, be, ngayon ko na-appreciate yung salita nila. Yung parang, ang lakas maka sound effects lang. Tagish. So alam mo yun ba, mga kadalasan nakakasabay ko pag itong maalis ako, mga iba medyo may edad na. So sabi nga sa akin ni Farouk, pag ayun daw yung mga kasama niya, kadalasan mabilis na mapagod, inaantok agad, maraming nararamdaman. So ayun yung iniiwasan ko, na gusto ko magawa ko na yung mga gitong bagay habang bata talaga tayo, habang bata pa ako. Kasi pag matanda tayo, ayun yung mga aalalahanin na lang natin, di ba? Kundi babalikan na lang natin. So medyo pagpasensyahan nyo na lang yung vlog ko kung medyo pupulong ako dito. Medyo ASMR tayo. ASMR. Kasi maaga pa, be. Alam mo naman yung mga tao dito, gumigising sila alas 10 ng umaga. So tayong mga mata ng manok. May matang parang manok. Gising na ng alas 6, ganyan. Kunyari maaga talaga gumigising. Ang ganda ng pants niya, oh. Ang ganda ng outfit nila.
ang ganda ng outfit ng babae na karit. Sana bagay sa atin yung ganyan mga outfit, no? Ganda kasi nila eh, kahit anong suotin nila eh. Iba yung dating eh. Jumbo Hando. Ay, naku, alam mo ba? Ito na naman ako yung parang, alam ko lagit na anak siya ng bakasyon, so ngayon pa lang, mamimiss ko na yung mga ganitong view. If you know what I mean. So, malit na yung plano ng base sa sakay natin papunta doon. So, sana maging okay dahil lang sa mga panaman ng panahon. Nakakatakot tumipad ng malit na aeroplano pag... Pero parang sa atakot yung malalaki. Hindi, pag hindi sa aeroplano, yung maliliit yung nakatakot. Sa ibang bagay, yung malalaki na. In fairness, kapag dito sa aeroplano, may mga ano ha, may alam ng gamit ko. Iniwan ko lang dito sa upuan ko dahil reserve na nga eh. Kita ko na lang yung jacket ko na sa ibang tao na niyayakap niya na. Ibang klase ha. Nakakahiyak ko ya. So, first time ko ngayon sumakay ng Turkish Airlines. O, local lang. Kasi yung international diretso dito sa dumahal. So, itong local, parang minsan nga rin yung mga local trip dito ng aeroplano, mas mura pa kaysa sa bus. Oo, like, yung kasama ko nung nakaraan sa Izmir, ang pamasahe ko papunta dito, parang 85 sa Istanbul, samantala siya 85 din, aeroplano, tapos mabilis lang. Pero sabi ko, okay lang, gusto ko naman makita yung view maganda eh. Meron kaya ako makakatabi o wala? Napa akong katabi? Lagi akong walang katabi. Akin na lang yung sabi ka na lang sa akin. Ngayon ko lang na-realize na kunyari diba, na on wood, walang wood dito, wood, na pag nagkaroon ng mga plane crash, na on wood again, diba? Ayan yung exit. So magkabila ang gilid yan. Ito pa natatanong sa labas. So imagine, di ba, pag worst comes to worst, sobrang nakatakot pala, grabe. Ngayon ko na-realize yung takot ng ano, no? Paglipad. Yes, Ben, dito na tayo sa Cappadocia. Cappadocia pala. Bye-bye, gule-gule. Yay! Oh my God, ang lamig, Ben, ang ginaw. Yes, hi mga Ben, it's me, Francis Candy, and welcome to my channel. Andito na tayo sa Cappadocia. Ayan o. Yay! Oh my God, ang saya. Achievement. Alam mo, first time ko, Beng. First time ko ata to. Na, ay hindi. Second time na pala. Kasi, nung sa Pakistan, probinsya rin yung pinuntahan ko. At umuuski bunga nga ako. Ang ginaw. Ito ata talaga yung kakailanganin ko, Beng, ng ano eh, gloves eh. Sayang yung gloves ko, nahulog talaga dun sa Izmir eh. Isa lang yung naiwan. Ang lamig. Hi.
Ah, let's have a selfie muna dito sa aeroplano. Ano to? Okay, ito talaga. Ayun. Nagulat naman ako. Kala ko walang kuryente. Applicants, support the hair of the ito yung bayo nila. And if there are citizens, quick. Ano mo naman nasabi na ang pipi ko'y malambot? Baka kapag nakita mo to, ang pwet mo ay matakot. So kung tutuusin ba, ito yung first time ko na mag-eroplano papunta sa isang domestic flight. Mag-eroplano, gamit ang domestic flight sa ibang bansa. So para sa isang domestic airport, okay naman, parang pareho lang sila sa atin. Oo. Mas, or siguro wala lang tao kasi dito talaga eh. Sa atin, medyo may tao eh. Like pagpunta kang Boracay. Siguro dahil off-season din nila dito. Sa bagay, sa ating kasi all year round, panalo ang Boracay eh. So, bago tayo umalis, hintay lang muna natin yung ating luggage. Sumabay ka na lang, huwag kang mahihiya. Sige, subukan mo. So, nakuha na natin ba yung baggage natin. And dito, ang pagkakaalam ko, may susundo sa akin. Dun sa hotel, dala-dala niyo yung pangalan ko. So, let's see. Taxi. Okay. Yeah. Driver is coming. Wait. Alright. So, medyo mali pa yung spelling. Francis Candra na. Pero okay lang. Ako rin yun. Nag-typo lang. So in fairness dito be, meron silang flat rate ba to or basta listahan kung magkano yung abutin pag nagtaxi ka dito. So ito basta, may gets nyo na lang pag nakita nyo. Yan oh. Tarifa, ang tawag sa ganyan. Tarife, tarifa siguro. So tayo pupunta sa Gureme. Yung tao dito dahil sobrang lamig, sobrang hilig mag-yosi. Mag-yosi na naman. Saan ako patpat, lagi may nagyoyosi. So, sunod na lang tayo sa kanila, be. Oh my God. Hindi ko alam. Ay, ang tingin ko, be, 45 minutes yung biyahe pa nito. Medyo malayo pa yung biyahe ng, ano, shuttle. Sumunod ka sa tatay mo. Sige na anak, doon ka na anak kay tatay. Sige na, doon ka na, huwag ka na mahiya. Go. Ay, mga kabayan, meron kasama. Pasensya na.